Hi friends, good evening. So it's Missy here again. Welcome back to my channel. So for tonight, ayan, kung nakita nyo, diba, nag-order na lang ako ng food kasi may sakit ako mga friends. So, hindi ko kayang magluto. Look, and what I've ordered is chicken biryani. Nahirapan akong i-open ang aking food because my other hand is holding my phone para lang makapag-vlog tayo. So, ayun mga friend, kailangan kong kumain para bukas pwede akong makapagbiyahe. So, ayan, andito ako sa aking room mga friend. And kinabukasan, ayan, I go with my friends para kumain sa labas. Ayan, sa aming lunch para at least mas gaganahan ako. And good thing na-invite ako magkain ng pizza. Now, eto na, babiyahin na ako. And dahil mga friend, masama nga yung pakiramdam ko, nagsama ako today ng driver. Ayan. So, dito kami dumaan sa, I'm not really familiar with this place, but this is a diversion road para mapadali ang aming biyahe kasi medyo malayo pa. Ayan, so I have a lot of things sa likod ng aking sasakyan kasi nagkuha ako ng mga gamit ko mga friend. So ayan mga friend, dahil hindi kami familiar sa daan, so gumamit kami ng Maps.me, so ibang ano din ito, apps na pwede mong gamitin kung hindi mo alam yung mga ano, yung mga daan. So kasi ako, ang ginagamit ko talaga ay Waze. So, it's my first time to use this one. Bago lang din ito na-introduce sa akin. Pero ang kagandahan nito mga friend, kasi pwede mo siyang gamitin kahit wala kang data. So, Waze kasi, you need to have like data para at least you can use the Waze. So, itong Maps.me, parang offline siya. So, okay siya, mga friend. So, ayan, bahay muna kami. And, hindi ko alam yung minsan dahil gusto natin mapadali ang ating lakad. So, naghahanap tayo ng mga ruta no, na hindi traffic. Pero, ang nangyari sa amin ay, naku, look! Ayan, so dead end na. Ay, so, kailangan namin bumalik, mga friend. Yun, yun ang disadvantage, my friend, yung naghahanap tayo ng ruta dahil gusto natin mapadali. So, ang hindi natin alam, pangit pala yung daan at saka medyo nawala pa kami. So, instead na mapadali yung biyahe namin, OMG, parang natagalan pa kami. And, pangit talaga yung daan na aming nadaanan, medyo masikip. And of course, kung ako lang mag-isa, hindi din ako dadaan dito kasi parang walang mga bahay-bahay. So, nakakatakot. Pero, okay lang naman pag dalawa kayo or marami kayo kasi diba, at saka parang ano naman dito, pero minsan lang talaga pag ako lang nag-iisa, of course, hindi ako dadaan sa mga dadaanan na wala masyadong mga tao, pero wala na akong magawa nandito na, pero hindi naman ako nag-iisa today because I said, meron akong driver mga friend, o ayan, diba, maraming mga inaayos na daan, so mahirap din, medyo matagalan ka kasi medyo mga traffic ng konti lang naman kasi yung ganun, mapahinto ka tapos medyo hindi mo pwedeng bilisan ang iyong takbo kasi you're not familiar with the daan nga, ayan. Happy is the perfect word to describe how I feel when I'm with you. I'm at ease. I can let down my hair. We can be silly together. I don't have to pretend. With you, I'm happy just being myself. In your company, I'm never bored. We can have fun whether we're indoors or outdoors. I'm always content in your arms.
No matter what life throws our way, as long as we're together, nothing can bring me down. With you by my side, I can take on the world. When I'm with you, I don't need anything else. So, okay lang talaga mag-anon tayo ng mga diversion road, mga friend, kung familiar tayo sa ating dadaanan, no? Pag alam na natin na okay dyan dadaanan. Pero pag first time talaga, like you will just use your map. So, ayun, medyo mahirap kasi hindi mo nga alam na baka may part ng daan na inaayos. So, baka hindi pa makadaan yung sasakyan mo, especially yung aking kotse is very maliit. And look dito, nahihirapan kami dito. Ayan, so basta may part na hindi ko na matandaan na muntik na kaming hindi makalabas. Buti na lang, my driver is a very good driver. Ayan, so importante din yun, no, na pag maghanap tayo ng driver, dapat yung magaling talaga. So alam kung paano aalis sa mga putik na daan. Ay, putik, ano ba yan? Basta hindi ko alam. Basta importante talaga na good driver din yung magiging driver mo. Ayan. So again, mga friend, I do not know. Baka may alam pa kayo maraming ano. Ayan, Google Map. Pwede mo rin gamitin. So, basta ang ginagamit ko is Maps Me and Waze. So, yung Maps Me, okay lang siya kasi offline siya. Kahit wala kang load, kahit wala kang data, you can use it. So, as compared with the Waze, nang pag wala kang data, hindi mo siya magagamit. Pero para sa akin, I do not know, i-try niyo lang. Pero para sa akin, between the two, Maps Me versus Waze, parang mas gusto ko yung Waze. Ayan. Pero minsan lang, pag hindi updated, hindi ko alam, parang may experience din kasi ako na winaze ko siya. Tapos talagang nililid niya ako in a certain place. Tapos nang tinanong ko kung nandun ba yung office na yun dyan, wala, hindi nila alam. So parang minsan, pag hindi siya updated, maybe dyan yung office nung una, tapos naglipat na. Hindi ko alam, basta nangyayari din yan sa akin. Sa Maps Me, okay naman. Lahat naman ng pinuntahan ko, na ginamit ko yung Maps Me, okay naman. Pero para sa akin, parang medyo magulo as compared sa Waze. So, di ko alam. So, i-try nyo lang, na lang, mga friend. So, kayo nang bahalang pumili kung saan ang mas maganda sa inyo. So, yun lang for today's vlog, my friend. So, I hope may natutunan kayo sa aking vlog na ito. Bye for now. Thank you for watching. I hope na hindi kayo magsawang panoorin pa ang mga susunod kong mga video. Bye!